Hey guys, good morning, good afternoon, and good evening. Ano mang oras sa inyo dyan? Again, this is Jomel Andoy, ang Madiskarting Farmer. Ayan, so guys, sa videong ito or sa vlog na ito, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking simpleng pamamaraan sa pagtatanim ng eggplant gamit itong plastic mulch. Okay guys, so ito po yung aming eggplant plantation, no? So ito po yung may total area of 900 square meter. So ang nakatanim po dito ay 1,200 na puno ng eggplant. So kung mapapansin ninyo, naka-plastic mulch po kami. Dahil rainy season ngayon, mabilis dumami yung mga damo, kailangan natin na isuppress yung weeds. Same time, i-conserve natin yung moisture para sa ganon, makatipid tayo sa labor cost, sa pagdidilig, pagdadamo, at paglagay ng mga fertilizer. So ito po guys ay nasa 1 month and 1 week old today. Kung mapapansin ninyo, napakalago ng aking eggplant. So dito guys, hindi po kami gumagamit ng kahit anong commercial fertilizer. The only fertilizer na aking nilagay dito ay rabbit manure. Basal, gumamit ako ng rabbit manure. Then yung weekly application, twice a week, no, ng foliar, gamit yung rabbit manure tea. Ginagawa ko siyang tea. Then ito po yung aking i-apply dito by foliar. So ito pong area na ito guys, kung mapapansin ninyo, no, yung 900 square meter, 1,200 lang yung nakatanim na eggplant dahil nag-intercrop kami dito ng dragon fruit. Ayan. Napakaganda ng rabbit manure guys, no? Kahit sa anong halaman, hindi lang sa eggplant. So yung distance po guys ng aking pagtatanim ay 1 foot, no? Per head. Then yung lapad ng aking bed ay 1 meter binalot ng plastic mulch. Tapos yung distansya ng bawat puno ay nasa 1 foot. Ayan guys, kung mapapansin niyo, no, in 1 month and 1 week, mayroon na po siyang bulaklak. Ayan. By 2 weeks time, mayroon na itong bunga. Ayan, so hanggang doon yun guys, no? So ito po yung aking first cycle ng eggplant. Doon sa kabila, mayroon kami second cycle. Mamaya ituturo ko doon. Ayan guys, napaka-healthy ng kanilang growth. Yung dahon, walang kadamage-damage. Tsaka ang bilis nila lumaki. Ang laki ng kanyang tangkay, ayan, no? Ayan, ayan. So ito po guys ang advantage ng paggamit ng plastic mulch. So number one, yung damo. Meron mang damo dito sa pathway. Pero dito mismo sa ating tinataniman ng eggplant, mayroon ding kunting damo dun sa puno. Pero kaya na po yan ng eggplant. So the rest ng plot ay plastic mulch na wala talagang daw. Ayan. Tingnan natin guys. Ayan. Yung mga damo hindi sumibol. So yan po yung advantage ng plastic mulch. Actually marami pa eh. No? Makonserve natin yung mulch. Saka in general, makakapitin tayo sa level.